Marami pong salamat, Panginoon, at welcome po sa inyong lahat. Ang ating aralin ay tungkol sa Health 2, Quarter 4, Week 3, Milk number 16. Milk number 16 identifies sa hazardous household products that are harmful if ingested or inhaled and if touched, especially electrical appliances. Kasangkapang hindi ligtas gamitin. Ang mga kagamitan sa ating tahanan ay may kahalagahan at gamit. Bagamat nagiging madali ang ating mga gawain sa tulong ng mga kasangkapang ito, minsan ay nagdudulot din ito ng kapahamakan. Bilang isang mag-aaral, mahalagang malaman mo ang tamang paggamit ng mga kasangkapan na nasa inyong tahanan at ang mga kagamitang pambahay na mapanganib kapag nakain o naamoy ang mga ito. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tingnan ang mga larawan sa susunod na slide. Nakikita mo rin ba ang mga ito sa inyong tahanan? Sa inyong tahanan, sino ang gumagamit ng mga ito? Pinapayagan ka bang gumamit o gamitin ang mga ito? Bakit? Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Tingnan ang mga larawan sa susunod na slide. Sulat sa iyong kwaderno ang letra ng mga gamit na nagbibigay ng panganib kapag hindi wasto ang paraan ng paggamit. Maaari mo bang bilugan ang iyong mga kasagutan? Iwasto natin ang iyong mga napiling sagot. Letter A, posporo. Tama. Maaari itong makasunog kung hindi wasto ang paggamit nito. Letter B, tama rin. Maaaring masunog ang kasangkapan o di kaya ay pagmulan ito ng isang malaking sunog. Letter C, tama rin. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Lagyan ng check ang mga gamit sa bahay na mapanganib kapag nakain o naamoy. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Alin sa mga ito ang lalagyan mo ng check? Tingnan natin kung wasto ang iyong sinagot. Una, insecticide. Wasto. Ikalawa, ligtas itong inumin. At ikatlo, tama. Mapanganib itong maamoy. Dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang apat. Iguhit ang hugis bilog kung ang pangungusap ay tama at parisukat kung mali. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, maaaring paglaruan ng bata ang gunting, kutsilyo at iba pang matatalim na bagay. Ano ang iguguhit mo? Ang iginuhit mo ay parisukat. Tama. Kalawa, ang paglalaro ng posporo ay mapanganib.
Bilog ang iyong iginuhit. Ibig sabihin, ito ay tama. Ikatlo, gumamit ng mga kasangkapang dekuryente kahit hindi alam ng magulang. Ano ba ang iyong iguguhit? Ang iginuhit mo ay parisukat. Gusto. Ikaapat, tumakbo habang may hawak na gunting. Ano ba ang iyong isasagot? Ang iyong kasagutan ay parisukat. Tama. Huwag tatakbo ng may hawak na matatalim na bagay katulad ng gunting. Kalima, huwag paglaruan ang mga saksakan na may kuryente. Ang iyong iginuhit ay hugis bilog. Basta ang iyong sagot. Hindi nararapat paglaruan ang mga saksakan na may kuryente. Tama. Ngunit bago natin ipagpatuloy ay pakiclick na subscribe kung bago ka pa lang at hindi pa nakakasubscribe. Maraming maraming salamat. Ngayon ay papapatuloy natin ang gawain sa pagkatuto bilang lima. Iguhit sa iyong sagot ang papel ang masayang mukha kung ang nasa larawan na makikita sa susunod na slide ay ligtas gamitin at malungkot na mukha naman kung hindi. Una, muriatic acid. Ano ba ang iyong isasagot? Malungkot na mukha. Gusto. Ikalawa, gasolina. Tama rin. Ang sunod ay sabon. Ano ba ang iyong masasabi? Masayang mukha. Tama. Kaapat, gunting. Malungkot na mukha ay tama. Ang ikalima ay martilyo. Malungkot na mukha. Gusto. Gawain sa pagkatuto bilang anim. Sa iyong sagot ang papel, gumuhit ng limang bagay na mapanganib kapag nakain o naamoy. Makaguguhit ka ba? Alam mo na ba ang mga bagay na mapanganib? Ngayon naman, sumulat ng tatlong kasangkapan o kagamitan sa inyong tahanan. Gumawa ng listahan kung paano ibabahagi sa iba ang paraan ng wastong paggamit ng mga ito. Punan ang table ng iyong kasagutan. Kasangkapan o kagamitan sa tahanan. Paraan ng wastong paggamit nito. Ano-ano ba ang mga kasangkapan niyo sa bahay? Paano ito ginagamit? Halimbawa, telebisyon. Paano mo gagamitin ang telebisyon? Sa panghalimbawa ay plancha. Gumagamit ka ba ng plancha? Pinagagamit ba ito sa iyo ng iyong magulang? Kailangan ang kanilang gabay.
Ang ating pusang gunian ay Pivot 4A Learner's Material, Quarter 4, Week 3, MELT number 16. Ngayon ay alam mo na ang mga kasangkapang hindi ligtas gamitin. Huwag mo itong pakikialaman at kailangan ng gabay ng magulang upang ikaw ay maligtas sa panganib. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras sa ating aralin. Thank you so much for listening and God bless us all.